Hello guys, welcome back to my channel. Alam niyo ba po, ang magandang na idudulot sa atin ng ating lemon, hindi lamang po siya vitamin C na pampapayat at hindi lamang din po siya pang remedies natin na para tayo ay pumuti. Ito po ay napakaraming benepisyo at hindi lamang din po ito pang go away ng ating mga kaaway. Ito po ay nagdudulot din sa atin ng swerte, lalo na sa pinansyal. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day. Ito po ay iba namang pamamaraan para umakit ng swerte sa atin. Kagaya na nasabi ko po sa inyo na siya po ay bibiyakin dito at lalagyan ng asin. Siya po ay nagdadala sa atin ng swerte lalo na po sa pinansyal at nagtataboy ng mga negatibo. Ito po ay ilan sa mga iba pang pamamaraan para po mataboy natin ang mga negatibo at umakit po tayo ng limpak-limpak na salapi at talagang hindi natin inaasahan. Pero kagaya na lagi ko sinasabi sa inyo, huwag niyo pong aasahan ang swerte. Ang numero uno po dyan ay kailangan din po talaga natin ng sipag at tiyaga, trabaho, trabaho, trabaho at trabaho, at sipag at tiyaga, trabaho at trabaho, paulit-ulit po yan. At determinado na tayo po ay aasenso. Kailangan lagi po yun ang ating iniisip. Na tayo po ay aasenso, hindi laging ganito ang ating buhay. Lagi pong ganon ang itatanim niyo po sa isipan ninyo at huwag po mga negatibo. Lagi niyo po isipin, eto ay huli na at ako ay yayaman na, malapit na, malapit na. Lagi pong gano'n ang itatanim nyo po sa isipan nyo. Ayan, paulit-ulit, para po maganap. Kasi kung kayo po ay lagi na lamang mamumblema, sa tingin nyo po ba ang pamumblema ninyong yan ay may magandang solusyon? Wala po. Kumbaga kayo po ay panghihinaan pa ng loob dahil sa dami ng mga nangyayari na pangit, lalo na kung talaga namang totoo. Kaya nga po natin idinadaing. Pero alam niyo po ang taong hindi masyado pala daing dahil siya po ay hindi na makadaing sa sobrang hirap ng buhay. Pero may mga tao po kasi na dumadaing kahit sila po ay meron. Yan po ay wag na wag niyong gagawin dahil maaaring yan ay maganap. Kagaya nga po ang sabi, wag kang pala daing dahil lalo kang maghihirap. Ganun po yun. Kaya kailangan, kung ikaw ay meron, yun nga pong wala na lagi po siyang positive na magkakaroon, nagkaroon po siya dahil yun ang lagi niya iniisip. Yun naman tao na meron na, pero lagi na lang si daing, siya yung kumbaga akala mo walang-wala talaga, yan po ay magaganap. Kumbaga, totoo nga mawawalan ka. Kaya kung ako po sa inyo, baguhin nyo na ang mga ganyang sistema. Unang-una, wala naman kung may uutang sa inyo, kaya kayo ganon, ang sabihin nyo na lamang, ang budget nyo ay nakabudget na yung inyong pera. Wala na kayong, kumbaga, pero huwag kayong dadaing na, ako nga ang daming pagkakautang, ako yung sadsad na sadsad sa paghihirap, ganyan. Wag na wag nyo pong sasabihin yan. Basta sabihin nyo lang, sa akin nga po, kapag halimbawang may nagsabi na, ay mayaman ka na, tinatanggap ko. Hindi ko sinasabing, ay, hindi naman, wag pong ganon. Tatanggapin nyo, ay salamat naman, magdilang anghel ka. Ganyan po lagi nyo sasabihin para magkatotoo po yan. Or kung halimbawa naman, basta wag nyo kukontrahin, sabihin ay donya, sabihin kang ganyan. Ay salamat, ganon. Ganon lagi, wag nyo po kayo kukontrahin kasi para magkatotoo. At ganun din po pag sinabi natin tayo ay malapit ng yumaman or daman-daman nyo na ang swerte, tayo ay mayaman na, ayan na, magkakatotoo po yan. Pero kung kayo ay panay, ako ngayon hirap na hirap sa buhay, ang dami-dami kong mga bayarin, ang dami kong ganyan. Naku, lalo po kayong maghihirap kapag ganyan ang inyong salitain. I-try nyo po ngayong kalagitnaan or meron pa tayo natitirang 5 months at i-try nyo pong baguhin. Ito po ay talaga sinisigurado ko sa inyo sa salita pa lamang natin na tayo ay, kahit sabihin nila tayo ay mayabang, basta kahit sabihin nilang gano'n, ay, yabang naman ito, iba rin, gano'n. Meron po kasing nanubok sa akin noon. Sabi po niya, kasi ako naman talaga walang-wala. Pero sabi niya, mayaman ka na, donya ka na, ganyan. Tapos sabi ko, salamat. Ang sagot sa akin,
iba rin eh talagang inaamin. Eh syempre, hindi niya kasi alam na kapag ka sinabihan ng ganon, eh tatanggapin mo kasi ibig sabihin nun, magkakatotoo yun. Ganon po yun. Kasi kapag ka ikaw eh, ay hindi, ano yan, dami-dami kong utang, naku, yan po ay pangit. Napakapangit po niya, kaya iibahin niyo po yan. Kapag may nagsabi sa inyong ganyan, or kayo mismo sa bibig ninyo magmula, ako ay mayaman na, donya na. Ako nga po'y salitain ko. Sa sobrang dami ko ng pera, ay hindi ko na alam kung saan ko ipaglalagay. Pinagtatawanan nila ako. Bahala kayo, basta alam ko sa isipan ko, magkakatotoo yan. Ganun po inyong gawin. At marami po akong kakilala na ganyan din ang salitain. O eno ngayon, ang buhay ay talaga namang nagkakamal-kamal na limpak na salapi. Pero huwag niyong aasahan yung swerte na hagay ng ritual natin na nandun pa rin sila ay kayod ng kayod. Kaya lamang, ay, di ba may mga ano nga na kayod ng kayod pero sa wala't wala. Kasi nga po pala, dain silang tao. Pero siun sila ay talaga namang hindi po sila paladain at hindi naman natin sasabihin na nagyayabang, eh talaga naman nagkakamal ngayon ng salapi. Talaga napakarami nilang pera at ang ginhawa ng kanilang buhay ang layo ng buhay nila dati at ngayon. Ayan, kaya yan ay sikretong malupit at ngayon binubulgar na natin na kailangan po ay hayaan nyo na lamang nasabihin kayong mayabang. Ganyan, pero yan po naman ay magaganap. Pero misa naman, syempre idaan natin misa, halimbawa eh gawin natin biro. Hindi yung baka naman kainisan tayo dahil tayo ay mayabang. Gagawin natin siyang biro. Sa dami kong pera, hindi ko alam kung saan ko ipaglalagay. Tapos sabay tawa. Yung mga ganyan, alam nila na ikaw yung nagbibiro. Pero yung tipong ano, nagyayabangan na kayo, may kausap ka, siya tipong sisiryosohin, basta daanin mo sa biro, ikaw nang balang gumawa ng segue na ang hindi magiging dating sa kanila ay mayabang. Kasi baka naman manalangin sila, yabang ito, ikaw na may ganyan-ganyan, sana'y maging ganyan ka, ay baka ganun. Pero pag huwag naman kayo mag-alala rin, kung halimbawa maging ganun sila at manalangin ang masama sa inyo, kasi dahil kayo ay nagbiro ng ganun, sa kanila rin naman ang karma kasi ikaw na may nagpapatawa lamang. Pero ganun lagi inyong gagawin. Yan po ay sikreto para daw lalong or hindi para daw or para lalong umasenso at magkatotoo. Basta iwaksi ang daing. Ngayon, naisegue natin yan para hindi po kayo paladaing na tao at ito ay gagawin natin at huwag natin itong aasahan. Basta siya po ay nagawa na natin at biglaan na lamang darating sa inyo ang swerte. Dahil marami po akong kakilala na hindi pa ako nagbibideo, marami po akong naishare kasi ako po ay hindi po ako nagpapabayad. Basta ako po ay mahilig mag-share sa isang tao. Halimbawa, uy, huwag mong gawin yan or kaya po yung kanila, kasi maliit lang po kanilang tahanan, pero ang kanila pong marumihan ay nasa mismong main door nila. Sabi ko, ay imbis na papasok sa inyo ay swerte, panay malas ang atot na harangan, kasi mababaho pa po yun, syempre marumihan, naharangan. Mula po nang binago niya yun, basta ako'y pag nakakita sa isang lugar, aking sinasabi. Pero ikaw, depende rin sa paniniwala mo. Ginagano ko din po kasi baka ma-offend sa akin. So, ikaw, depende rin sa'yo. Basta yun lang aking pananaw. Kung gusto mo, baguhin mo. Kung ikaw, nasa iyo rin yun. Kaya ito po, ritual na ganito ay nasa inyo din kung kayo po ay maniniwala. Basta po, kailangan ng mga ritual ay lubos ang paniniwala at with feelings. At yun nga po, binago po ng ating kaibigan yung mga ganong sitwasyon. Ngayon po, meron po siyang karinderya at talaga namang tuwan-tuwa siya. At kapag nakikita ay tuwan-tuwa, panay yakap ng yakap, ako na may natutuwa sa nangyayari sa kanya. Ayan, yung mga simpleng pamamaraan yan po ay nagdadala sa atin ng tagumpay sa pera. Dahil lamang sa mga simpleng pamamaraan at kailangan baguhin sa ating tahanan, sa murang halaga lamang, hindi naman natin kailangan na magbayad ng mga libo-libo sa mga nagpupunsoy o anuman. Kaya ito po ay sinishare ko sa inyo para kayo po mismo ang gumawa sa inyo tahanan para po makamit natin ang swerte. Kasi kung kayo po mismo ang makakalam ng mga ganitong pamamaraan, ay maaaring kayo po ay with feelings at mabilis po ang talab. Kasi kung ipagagawa niyo po sa iba para kayo umasenso, para sa mga love spell o kung ano man po mga hinanaing ninyo sa buhay, ay maaaring hindi magkatotoo. Kaya sinasabi po nila,
Hindi naman totoo yung mga hula-hula, hindi totoo yung mga manggagamot, hindi totoo yung mga pampaswerte niya. Nasa tao yan. Totoo pong nasa tao. Kaya lamang po, totoo talaga din yung mga manghuhula, yung mga nagpupunso, yung mga ano, mali lamang po ang mga pamamaraan minsan, kaya hindi nagkakatotoo. At ganun din yung halimbawa tayo ay nagpagawa sa albularyo dahil baka marami po siyang ginagawa, hindi po na-focus, walang feelings, kaya hindi po tumalab. Kaya ito po mga gantong ritual ay lalagyan nyo ng feelings at paniniwala at focus sa paggawa para po tumalab. Ano po ang mga dapat nating gawin sa ating lemon? Ang kailangan po natin ay hiwain po siya dito. Ngayon, hihiwain ko po muna siya dahil bawal po siya ipakita sa camera. Ang mga matitulos na bagay, mawawarningan po tayo. Ngayon, hiwain ko lamang po siya. Ayan po, nahiwa na natin siya. Ganyan po ang pagkakahiwa niya. Ganyan, ganyan. Ang inyo pong gagawin. Yan. Hindi po nyo siya hahayaan na maputol dito. Magtitira po kayo ng bakante sa kanya at hindi nyo siya hihiwain ng diretso. Yan. At kailangan po natin ng cinnamon powder. Yung cinnamon powder po ay ilalagay natin dito sa loob. At pagkatapos po niyan, yung cinnamon powder na to ay ilalagay po natin sa isang platito na meron pong, ayun, nalaglag. Isang platito, meron po mga dahon ng laurel. Ayan. Yan. At dito po natin siya ilalagay. Na meron po siyang cinnamon powder sa loob. Ito po ilalagay natin sa ilalim po ng ating kama. At hayaan lamang po natin siya doon na hanggang siya po ay mabulok. Kaya po sa may platito po siya nakalagay. Para po kung halimbawa mag-melt po siya, mabulok, siya po ay didiretso dito at hindi tatagos kung saan natin pinapatungan. Ito po ay magdadala sa atin ng swerte sa pera, tagumpay, lahat-lahat na nandito na po. At kung tayo po ay, kasi itong lemon ay nagtataboy din po ito ng mga pangontra sa mga ulam habang tayo natutulog, may nagpalipad hangin sa atin, tayo po ay safe na safe na. At lalo-lalo na sa financial. Ito po, meron po akong kakilala, mayaman naman talaga siya, pero po lalo silang nag-boom, talaga naman tuwan-tuwa nung ating nirekomendahan ng mga ganitong pamamaraan ay talaga namang meron siya kasing hindi madil-dil na isang negosyo na basta ganun ang istorya po nun, pero mula daw nang ginawa niyo to, after lamang daw ng 1 week, ay hindi niya inaasahan, biglang tumawag sa kanya yung tao na hindi niya malamang, kumbaga hindi nga po nakikipag-usap sa kanya, na siya po ay meron kumbaga kapag yun ay umoo, isang oo lamang noon, ay talaga namang, kumbaga yung mga binaplano niya ay talagang magbuboom, ganon. Nagulat po siya, after 1 week ng paggagawa niya po nito, ay tumawag po sa kanya yung tao at nagdire-diretso ang swerte. Kumbaga, natuwa rin naman yung tao, yung kanyang ano, at at least daw ay nakilala at saka napapayag siya dahil nagdire-diretso po ang kanila pong negosyo at talaga namang nagkamal-kamal po siya kaya ngayon siya ay kasalukuyang nasa ibang bansa po at pa-travel-travel na lamang. Ito po ay naganap nung parang 2 years ago po na ating pagkaka-recommenda sa kanya. Ayan. Ngayon po, gawin din po natin siya. Gawin po nating huwaran yung mga taong umasenso. Sa mga simple pamamaraan na ganito ay sila po ay kumbaga yung mga negative na maaaring maganap ay naaharangan po nito. Kaya ko po sa inyo, gawin niyo na po siya kagad, lalo't kayo po ay may lemon, cinnamon powder, at dahon ng laurel. Dahil lamang po dito, nilagay sa may silangan, pero ang lagi ko pong sinasabi po sa inyo, may nagtatanong po sa atin, kung ano daw po, kung pwede daw po na kahit anong araw ng paggawa, ay pwede naman po talaga. Kaya lamang po ang tanong kung ano po ang pinakamabisang araw ng pagganap sa mga ritual. Ang pinakamabisang pagganap po ay Tuesday and Friday, 6:30, 7 hanggang alas 8 ng umaga. Doon po sa may silangan, sa may sinag ng araw, yung nasikat pa lang ang araw. Doon po tayo hihiling at yun po ay makapangyarihan. Itaas po natin sa
sa nasinag na araw, kasama na rin ang panalangin sa taas. Nagabayan po tayo at matupad lahat ang ating mga panalangin sa buhay. Kailangan po ay taos sa inyong kalooban. Kahit kung gusto nyo pa nga pong umiyak, ay umiyak po kayo kung ano nasa kalooban po ninyo. I-release nyo po yan. Yan po ay makakagaan ng inyong kalooban at pagkatapos po niyan ay ansarap sa pakiramdam. At magkakaroon po kayo ng positive thinking. Ilagay nyo lamang po to sa ilalim ng inyong kama. Pero kung wala po kayong kama, kagaya po ng ibang mga nagkomento po sa atin, sila po ay nagkukutsyon po, wala pong maano ang ilalim ng kama. Pwede po to sa likod ng ating pintuan or kaya po sa taas ng ating cabinet. Ayan, basta nandun po sa loob ng ating tahanan, ng ating kwarto. Ito po ay sa pangkwarto lamang. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Good luck po sa inyong lahat dahil inaasahan ko na ito po kasi ay isa sa pinakamabisa na pamamaraan na para umakit po ng swerte tagumpay sa buhay. Salamat po!